Hello guys! So ayan, ngayon ay ang aking ika-third day dito sa Turkey at ngayon magsisimula ang ating totoong kalbaryo dahil tayo solo na. Kasi yung kasama natin dapat na mag-tour ay baldado. So meron tayo itong walker at meron tayo itong saklay. Siya pareho gumagamit na. Solo tayo muna travel, solo traveler dito sa Turkey. At ngayon, magkano po na tayo nakakainan? Para sa mga kababayan natin pupunta ng Turkey at Rice is Life, eto meron ditong kainan kung saan dito lagi kami kumakain nila RG at Order Tina. Na tayo sa turo-turo. Mabayad na tayo. Ang pinayaran ko rito ay nasa 60 reals, dalawang ulam, isang kanin, isang soft drinks at saka tubig. Naghintay tayo ng bus papunta dun sa may palasyo. Ang problema, ang tagal ng bus at saka at the same time, umulan pa, umaanbon pa, ayan. Kaya, sobrang lamig. Buti na lang meron din akong scarf pero hindi siya advisable na gamitin kasi mababasa rin ako. So, yung bus nasa na dito. Halos isang oras na ako naghihintay, walang bus na dumaraan. Kaya, change plan, mag-MRT tayo. At nagdesisyon na nga akong pumunta rito sa may Taksim Metro Station para sumakay papuntang Kabatas kung saan doon naman ako lilipat papuntang Sultana Met Station. Diba ang daming lipat-lipat? Buti na lang bumili kami ni RJ ng Istanbul Card kung saan ito yung ginagamit kong pamasahe sa mga transportation nila dito sa Istanbul. At talaga naman bilib na bilib ako sa way of transportation nila dito kasi hindi istas yung mga pasahero, mapapasana all ka na lang. Sana ganito din sa Pilipinas, diba? At nandito na nga ako sa Kabatas Station kung saan maghihintay ako ng train papunta sa Sultana Met kung saan doon matatagpuan yung dalawang mosque, ang Hagia Sophia at saka ang Blue Mosque. At nandito na nga tayo sa Sultana Met at dito nga natin matatagpuan yung dalawang mosque. So ayan, nandito na tayo sa Sultana Met at medyo mahaba ang pila at umuulan pa rin. Pero subukan natin kung matotolerate natin ang pila para ma-experience natin tong Blue Mosque. Ayun, so solo travel. So lipat-lipat lang tayo from train station to MRT to tram. Ito yung tram, makikita nyo dadaan dito sa gilid ko, ayan. Doon tayo galing kanina at so far okay naman yung experience. So ayun ang pila, so tingnan natin kung saan yung end of the line. At syempre nandito na tayo sa Istanbul. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na hindi ako makapasok sa Hagia Sophia. Kaya naman hindi ko ininda kung umuulan man ito o mahaba ang pila. Ang mahalaga, masaksihan ko ang isang parte ng kasaysayan na dati-dati nababasa ko lang sa world history nung high school at nakikita ko sa internet. Pero ngayon nandito na tayo sa Istanbul. At good thing nung time na pumunta ako rito wala pa siyang entrance. Pero mula noong January 2024 meron ng entrance sa 25 euro. Ang Hagia Sophia ay isang malaking mosque na kung saan ito ay dating simbahan ng Katoliko. Ngunit sa paglipas ng maraming panahon, ito ay ginawang mosque o masjid at isa sa mga mahalagang historical site dito sa Istanbul, Turkey.
Blue Mosque. Wala tayo itong picture kasi solo lang tayo at walang kukuha sa atin. Nahiya pa tayong makisuyo. Ay yung tinatawag nilang Blue Mosque at ito naman nasa harap ko ang tinatawag nilang Hagia Sophia. Ayan, tumalikod tayo. Ito yung Hagia Sophia na kung saan pag nandito ka talaga sa Istanbul kailangan mo makita yan kasi part yun ng history at the same time nakaka-amaze na hanggang ngayon ay na-preserve nila yung ganito katagal ng structure kung saan marami ng pinagdaanan na gera at pananakop. Di ba pareho lang yun? So ayun, basta try nyo pumunta rito. At kung paano makapunta ng Istanbul or ng Turkey from Saudi Arabia, ayan, gagawa tayo ng vlog para dyan. So ayun, bali maginaw kasi umuulan-ulan din. Ngayon, try natin pumunta sa Grand Bazaar at lobat na yung cellphone ko. Sinasabi na ang Grand Bazaar dito sa Turkey ang isa sa may mga pinakamatanda at pinakamalaking covered market sa buong mundo at merong 4,000 shops sa loob ng bazaar na ito. Diba? Ang laki at ang dami. Kaya halika na, samahan nyo akong mag-ikot-ikot dito sa loob ng Grand Bazaar at tingnan natin kung may mabibili nga ba tayo o wala. Sağ oradan mı çıkalım? Abi, napakalawak dito. Kulang ang isang araw mo at kulang din ang pera mong dala kung pupunta ka rito kasi panigurado daw pag nandito ka mas mahal yung mga presyo ng mga bilihin. So ayun, tingin lang tayo. Welcome to Istanbul. Thank you. Ang hapon dito sa Istanbul. Hanap tayo ng KFC. Solo din tayo iinom for tonight's video. Ayan, cheers. Ah, sarap. Ano lang to, 15% to yung alcohol nito. Kaya may tama to mamaya. Tridor, hindi pa tumatama ngayon. Mamaya, tatama to. Tapos, inom tayo ulit sa labas para makamura daw. Yun daw yung ano, technique pag nandito ka sa Turkey. Inom ka muna sa loob ng hotel, then para hindi ka na masyadong umorder sa labas kasi medyo lasing-lasing ka na. Ayun, isang bottle ka na lang doon. Cheers, cheers. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like light?
dito sa Taksim. At gawa nga ng mga nangyari kay RJ ay hindi siya pwedeng lumabas, so nagstay na lang siya sa room. At ito, solo ako rito. Although malapit na naman yung hotel, ayun na yung hotel natin. So ito, dito tayo sa baba at ito na nangyari sa tayo. For 500 lira, at ito yung kanilang cafe. Yung cafe ay 150, so yun, ang alas 4 to. Kaya yun, enjoy na lang muna. So yun, kinuha na natin yung jacket natin, nagpaalam tayo kasi malamig na at ayun lang sa ating hotel. Kaya well, lamig na yun. So hindi niya makikita rito si RJ kasi siya yung hindi. Yeah. The chocolate? The chocolate? Yeah. thank you. So sa mga gusto mag-turkey, soon isa-send ko yung tutuwan ko kayong bahay. Yeah. Happen to me, will I be remembered in this century, or will I be forgotten?